Tita Nova, i-share nga natin, ano ang kwento sa buhay mo nung bahay ni Chichay na yon na nasa Ligarda, kanto ng Sampaloc? Yes, kasi sa likod nung bahay nila, malaki yung bahay nila eh. Ngayon, sa likod nun, dun ang apartment namin. Dun ako nakatira. Hanggang si Chichay, ang dahilan kung bakit ako na-discover ni FPJ. Sabi niya, alika, Lita, samahan mo ako sa Premiere Production sa Caloocan. Ngayon, si Chichay, sabi niya, huwag ka na sumama dahil malayo-layo yung office. May kukunin lang ako doon. Dito ka na lang sa kantin. Gusto ko makakita ng artista. Tingin ako ng tingin. Mamaya nakita ko, may Cadillac na kulay puti. Sabi din nung nagda-drive, eh di dalawa kaming nagganyana. Nagtitigan ngayon kami. Ang gwapo. Ganun yung reaction ko. Gwapo? Sino yun? Si PJ, ang gwapo. Sabi ko, ang gwapo-gwapo niya. Iya, gusto mo ba mag-artista? Sabi sa akin. Eh talaga naman gusto ko. Gaaral na ako ng pag-aartista sa bahay. Sabi niya, may pelikula kami. Sabi, kung gusto mo talaga, shooting ka na bukas. Pero gusto mo, opo, ano po yung pelikula? Sabi niya, Cowboy to. Sino pong makakasama ko? Fernando po Jr. Gusto ko himatay. Lakas loob ko po itong itatanong sa isang veterana iginagalang na artista ng showbiz. Tita Nova, tanong ko lang, total matagal na rin naman itong pinag-usapan. Yung nagkaroon daw kayo ng anak ni FPJ. Hindi mo ito din eh, anak mo yun eh. Siya ang buhay ko. Wala ako dito kung wala siya. Dedicated ang buhay ko, ang puso ko, everything. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man. Morly Alinio, ito ang Tundo. Yes, magandang tanghali, hapon, umaga, anumang oras dumarating sa inyo ang vlog na ito. Nakakaloka sa super mega nakakabaliw kung saan saan kami lumilipat na lang. Dito kami ngayon sa taping na Pipito Manalot. Of course, makakasama natin ay ginagalang nirirespeto, mahal ng taong bayan, matagal na sa industriya. Of course, walang iba kung hindi si Miss Nova Villa. Hello, kumusta po kayo? Kumusta na po kayo? Ay, okay naman. Oo, ayos lang, namamalengke. Thank you pa rin. Pero sa totoo lang, napakasaya pala rito sa taping ng Pipito Manalot. Ay, masaya dito. Para kami magkakapatid lahat dito. At welcome ang lahat ng mga taong pumupunta rito. Oo. Kumusta ka na dito bilang isang pundasyon ng Pipito Manalot? Ay, okay naman. Awa ng Diyos. Every Thursday, yon allotted na yon for taping dito. Kung isang location. Oh, mamaya medyo madugo kasi poor. Doon ako sakali. Para sa kapakanan ng ating mga listeners, ang ating mga viewers, ano ba ang role ng isang Nova Villa sa Pipito Manalot? Ang role ko dito ay kapitbahay nila Pipito. Medyo middle poor at saka maambisyosa. Nakipagkaibigan kay Elsa, kay Manilin, kumare-kumare para makahingi ng mga ulam. Iba pa rin eh. Iba pa rin. Pero lahat ng mga karamihan na ginagawa niyong role ay puro comedy. Yes, comedy. Kumisan din eh. Hindi lang comedy, naaluan din ng drama. Ganoon. Pero in totality, talaga, this is a comedy show. At pero may aral. Nagbibigay kami ng aral. So, hindi naman pwedeng lagi na lang tama. Kailangan ipakita mo ano yung mali. And then, ikinokorek naman. Saan kayo mas nag-i-enjoy? Pagda-drama, comedy? More on comedy. Ano ako, masayahing tao masayahing ako. Tao. Madali for me. Yung pag kinausap mo naman ng mga drama, stars. They prefer drama. Kanya-kanyang forte, di ba? Ako din, nagda-drama din naman ako. Kaya pag nag-drama ako, boom! Iba ito! Bulgara na ito. May tatlong lalaki sa buhay. Si Tita Nova Villa. Sino-sino ba nga ang mga lalaking ito? Umpisahan natin kay Dolphy. Kumusta na yung relationship ninyo, Dol, ni bilang magkasama sa mga programa, sa mga pelikula? Saan-saan kayo nagkasama? Well, from the start, when I was 17 years old, under FPJ Production, producer na si Fernando Po Jr. noon. So, his first movie was Daigdig ng Fantasya. Mm-hmm. So, Dolphy, I was 17 years old. Ako yung leading lady na ni Dolphy. Mga bata pa sila. Herbert. Ngayon, mga bata pa sila. Kami ni Dolphy, encanta tada ako eh. Yung ganon. At si FPJ, yung buong studio, kalahati nung studio, laki nun, ng Premiere Production sa Caloocan. Ginawang set na all chocolates. Wow. Talagang so, totoong chocolate? Totoong chocolate. Kahit gumanong ka sa pader, talaga? Chocolate. Oo, oh, ginastusan. So that was my first movie with Dolphy when I was 17. Tapos, nung wala na ako sa FPJ Production, freelancer na ako, meron din akong mga ilan din na napasama sa pelikula.
niya. Eh, pero pinakatumatak, Home Along Dariles, kasama ka doon. Matagal yun. Ano yun? 13 or 14 years. Mm. Yeah, matagal yan. Every week ang taping namin. And we are all excited every time kami magte-taping. Mm. Every week. Same faces naman yung mga kasama, yung mga maliliit pa sila. Andol. Ay, ngayon, oh, sawa na, may anak na. At ang isa pa sa mga lalaki ni Tita Nova ay si Freddy Webb. Ah, si Freddy Webb. Okay, that's another 13 years. Nag-umpisa sa Channel 13, Cheeks to Cheeks. And then after 5 or 6 years, we transferred to ABS-CBN, Chika Chika Cheeks. Tsaka nakasama ko din siya sa Abangan ang Susunod na Kabanata. Oo. 4 years yun. Maganda yun. Haba pala na pinagsamahan din ninyo. Ay, oo. Talagang akala mo nga mag-asawa na, pero hindi. Muntik lang, hindi din. No, never. Eto pa, may isa pang lalaki, si Tita Nova, si Bitoy. Ay! Si Bitoy. Kumusta naman kayo ni Michael B? Saan kayo nagkasama? Kumusta kayo bilang tandem? Walang pagbabago na nag-umpisa kami na ganito yung aming samahan up to now. Talagang para na rin kami magkakapatid. Ano na kami? Ang 12 years? 11 years? Yung Pepito Manaloto. Sa tatlong lalaki sa buhay ni Tita Nova, saan siya nag-enjoy? Saan siya mas at ease? Sino sa kanila ang may malalim na memory o alaala para sa isang Nova Villa? Walang pag babago. All same. Yung pakikisama ko, pakikitungo ko sa kanila, yung sitwasyon, walang nagbago. Para talaga akala mo magkakapatid lang. Yung ganoon. We're happy to see each other. May lungkot because nawala naman na yung iba, you know. Pero mananatiling nakatatak pa rin. Kahit na wala na sila sa mundo, para bang nararamdaman mo pa rin yung presence nila because sa pinagsamahan na matagal. Ano yung alaala mo kay Dolphy? Kay Dolphy is everyday kasi ganun ang reaction niya. Mabait na tao. Pala bigay ng advice at saka tahimik naman kasi si Tito Dolphs. Not unless makipagkwentuhan ka, hindi siya malikot na comedian. Hindi siya maingay. Pero may dating. Pag nagbigay ng leksyon, pag nag-comedy, talagang sasabog din kayo. May comedian kasing maingay talaga. Kahit na wala siya sa eksena, pero maingay siya, magulo, nakakatawa. Tito Dolphs hindi. Yung nakakarespeto. May respeto. May oo. Irirespeto mo. Pero pagdating sa eksena. Ang galing pala. Yung gano'n. Yeah. Isang alaalang bubuksan natin sa tuwing ako po ay nakaharating sa Arellano University. Naroon pa rin ang bahay dati ni Chichay na kung saan nasa kanto ito ng Sampalo, Ligarda. Ito ay may kwento. May bahagi ng buhay ito. Itong ating kausap ngayon na si Tita Nova. Tita Nova, share nga natin. Ano ang kwento sa buhay mo nung bahay ni Chichay na yon na nasa Ligarda, kanto ng Sampalo? Yes. Kasi sa likod nung bahay nila, malaki yung bahay nila eh. Ngayon, sa likod nun, dun ang apartment namin. Dun ako nakatira. Ngayon, meron siyang apat na anak. But of course, yung dalawa o tatlo, bata-bata sa akin, magkakilala na kami. Pumupunta ako kila Chichay everyday para makipaglaro sa mga anak niya. I was 14 years old. Mas younger lang ng konti sa akin yung panganay niya. Hanggang si Chichay, ang dahilan kung bakit ako na-discover ni FPJ. Ano ang kwento sa likod ni Chichay? Sa likod kung bakit na-discover ang isang Nova Villa at nagkaroon tayo ng isang icon na Nova Villa sa movie industry. Paano ang kwento? Sabi niya sa akin, wala yung mga anak niya na sa school. Sabi niya, alika, Lita, she calls me Lita. Samahan mo ako sa premiere production sa Caloocan. Sabi niya, pupunta lang ako doon sa opisina. So we went to premiere production. Ngayon, si Chichay, sabi niya, huwag ka na sumama dahil malayo-layo yung office. May kukunin lang ako doon. Dito ka na lang sa kantin. Ngayon, ito, nakaupo akong ganyan. Ito ang entrance ng kantin. Gate yan ng premiere. So ako ngayon, tinginan-tingin, may pumapasok na kotse. Pero wala masyadong tao. Kasi alam mo, production yon. Alam mo, may mga artista dyan na dumadating. Kaya pag may nakikita akong binubuksan yung gate, gumaganon ako. Oh, sino kaya artista yon? Yung ganon. Eh, ang mga artista noon dyan, sila Edna Luna. Ito yung mga sinaunang mga artista. Hindi ko naman sila masyadong, because I was young. Pero gusto ko makakita ng artista. Tingin ako ng tingin. Bihira namang may pumapasok. Mamaya nakita ko, may Cadillac na kulay puti. Sino kaya to? Artistang to? Ganda ng kotse eh. Sabi din nung nagda-drive.
Eh di dalawa kaming nagganyanan. Nagtitigan nga yung kami. Guwapo. Ganun yung reaction ko. Guwapo? Sino yun? Si FPJ. Si Fernando po Jr. naman. Katitig sa akin ganun. Ako naman, dahil napansin ko na hindi siya gumaganyan. Hindi ba? Usually pag ganun, wala pang tao sa kantin. O di tuloy lang drive mo. Eh titig na titig din. Ako yung nahiya. Dahil pareho kami nagtititigan. Si FPJ, ang guwapo. Sabi ko, guwapo-guwapo niya. After 10 minutes, may dumadating na tao. Si Mr. Ben Esteva. He's the production manager of FPJ Production. Eh, ako lang ang tao sa kantin. Sabi niya gano'n, sinong kasama mo? Si Chichay po. Asan siya? Hindi ko po alam, pero sabi, pupunta raw sa office. Pagbalik, kasama si Chichay, noong production manager. Sabi niya gano'n, oh, no ba? Sabi ng Chichay. Eto, si Mr. Esteva. Iya, gusto mo ba mag-artista? Sabi sa akin. Eh, talaga naman gusto ko. Gaaral na ako ng pag-artista sa bahay. Sabi niya, may pelikula kami. Sabi, kung gusto mo talaga, shooting ka na bukas. Ako pa nag-suggest, hindi niyo ba ako i-screen test? Yung ganun. Alam ko yun yung screen test. Hindi na, sabi. Pero gusto mo, opo, ano po yung pelikula? Sabi niya, Cowboy to. Sino pong makakasama ko? Fernando po Jr. Gusto ko himatay. Muntik na nga bang himatayin ang isang Nova Villa pagkatapos malaman niya si Fernando po Jr. ang kanyang makakasama? Maya-maya ng konti, magti-taping muna. Inihiram lang namin ang isang Nova Villa. Kaya dyan lang kayo. Tutok lang po kayo. Marami pa kami pagchichikahan. Marami pa kami pagkukwentuhan. First time kong ginawa ito, yung kunan o ishoot ng isang artista. Habang siya ay nagtitaping, palit kami ng palit ng location. Ngayon, andito kami ngayon sa review. Sa susunod, doon naman yata kami sa may Lagro. Aba, abangan ninyo kung ano itsura mamaya ni Tita Nova Villa sa Lagro. Kaabang-abang talaga ang vlog kong ito. Kaya tutok-tutok! Mula rito sa Fairview, ako po si Marley Alinio na nagsasabi kapag nabuhay ka sa tundo, mabubuhay ka saan mang panig ng mundo. Ayan! Iba-iba ang lokasyon. Ito talaga ang kulay ng buhay sa showbiz. Ito yung tinatawag na taping, kung saan kukunan sa iba't ibang eksena ang mga TV series, pelikula, at this time. Asagubat! Asagubat! Nasagubat naman kami ngayon na nag-iisang Nova Villa. Ayun, naputol yung kwentuhan natin. Oo nga. Yung kwento natin, nagkita kayo ni Fernando. Nagkita kami ni FPJ. Yung palang dumating doon sa canteen, production manager ni FPJ. Ang shooting nila the next day. And nung mag-usap kami, that was around 2 o'clock in the afternoon. Ngayon sabi niya, iha, magsushooting na bukas. Sabi ko, hindi niyo muna ba ako screen test? Dahil natatakot din ako. Baka hindi ko naman kaya. Sabi ng ganun, hindi na, diretso na. Nasyak na ako. Sabi ni Chichay, oh, ayan, artista ka na! Sabi ng Chichay. Totoo, sinundo nila ako ng 6 o'clock. Ang shooting, first day in the morning, 7 a.m. nasa La Mesa Dam kami. Kasi Cowboy, that is Daniel Barion movie. Ngayon, ako yung leading lady. Tapos, ang kapatid ko, si Jay Ilagan. Tapos nun, shooting. I'm very happy na, sabi nung director namin, hanggang natapos yung pelikula, lahat ako take one. Sabi ng ganon. Oo. So, tsaka hindi naman nila ako tinuturuan. Basta, kung ano yung nasa script. Yun ang ginagawa mo. Oo. Yung action, yung movements, ang binibigay lang sa akin, blocking. O, dito ka lang nakatayo. Pagpasok ni FPJ, lalakad kang konti dito. Pero yung iaarte mo, as is, kung ano yung sinasabi mo, alam mo na ano mo iaarte. So, lahat yung inarte ko na ako lang mag-isa. Parang natural lang, no? Na nangyayari sa buhay. Kaya tuwan-tuwa naman yung director. Kaya, ang dami kong pelikula under FPJ. Maraming pelikula. Sunod-sunod ang mga ginawang pelikula sa FPJ. At ang dahilan, bata pa lamang siya, umaharap na sa salamin. Umaarte, umiiyak, tumatawa. Bakit? 10 years old ako, 9 years old. Nagpapabili ako sa mami ko lagi ng mga Pilipino comics, Tagalog classic. Mga comics natin nung araw, ng mga drama. Ang tukador namin noon, yung old fashion na may salamin, na kasing high ko lang. Umaharap ako sa salamin. Minimemorize ko yung mga dialogue doon. Kunyari ako yung bida. I was looking at myself in the mirror. Basta importante, you memorize the dialogue. Tapos, dinidibdib ko yung ganoon. Kaya alam ko yung sinabi ko sa kay Mang Ben Esteva na hindi nyo muna ba ako i-screen test? Kasi baka mamaya, palpak yung acting ko, you know? Yung ako lang yung nagdrama dahil sa comics. Baka merong naiiba pagdating sa screen. Hindi.
sabi niya. Doon na sinabi nung matapos na ang pelikula namin, sinabi nung director namin, sabi niya noon, si Nova, hindi pa nag-take 2. May mga take 2, pero hindi ako. Habang kami ay guusap ni Tita Nova, titig na titig ako sa mata niya. Machismis ko lang. Gray pa lang mata niya na may parang brown. Ganda ng mata mo. Merong greenish na bilog, tapos brown and gray. Ano ba lahi mo? I'm 50% German, pero Irish meron din. Kasi tinititigan ko siya, hindi nakakasawang tignan yung mukha niya. Ang sarap mong tignan. Talo na siguro nung kabataan. Bland daw ako nung bata. Sino-sino may makasabayan mo sa showbiz na sumika na parang mga love din love? Nag-extra naman ako sa Sampaguita dahil sinama nga ako ni Chichay. Pero ano lang, yung anak sa pagkakasala na magdamag sa swimming pool. Talaga nilagnat ako doon. Kasi andun sila, Susan Roses, si Amalia Fuentes. Ito yung mga pairs, no? Eddie Gutierrez, si Romeo Vasquez. At marami pang ibang artista. And yet, sila noon, mga age 20, 21, 22. Mas bata ka sa kanila. Ay, oo. Mga 6-7 years. Sino naging ka-love team mo? Wala akong love team. Ano lang, leading lady lang ng mga actors. Pero kumakanta ka, di ba? Oh, I sing and dance also. Oh. Anong kanta yung gustong-gustong? Hindi, meron akong ginawa yung Lemon Tree. Kaming dalawa ni Eddie Mesa. Lemon Tree. Very pretty. Ay, masayo-sayo ba nga? Parang ni The Blanca, di ba? Saan kanta mo to? Kami dalawa ni Eddie Mesa. But, pero Lemon Tree is, I think, international. International. Oh. Pero wala kang single na nagawa. Ay, wala. Basta, meron ako mga musical. Pero gano'n naman yun eh. Pag alam mo yung song, kinakanta nyo. Pero hindi ako nag-recording. Hindi ako nagkaroon ng mga plaka. Isang tanong, ngayon ko lang itatanong ito ng diretsa. Lakas loob ko po itong itatanong sa isang veterana iginagalang na artista ng showbiz. Tita Nova, tanong ko lang, total matagal na rin naman itong pinag-usapan. Yung nagkaroon daw kayo ng anak ni FPJ? Hindi po. Walang ganun. Walang katotohanan. At kung meron, hindi mo naman i-deny. Hindi mo i-deny. Anak mo yun eh. Wala namang nangyari. Ayoko na lang palaki. Rest in peace na yung tao. Tita Nova, bakit walang intriga sa buhay mo? Aside from dun sa intriga na yun. Hindi kasi ako, showbiz. Meron din naman mga naging boyfriend, pero hindi showbiz. Tita Nova, personal, ilan ang anak mo? Sino asawa mo? Kumusta na ang buhay mo bilang isang ordinaryong tao? Yeah, I have a daughter. Meron na akong apo. Ilan ang apo mo? Apat, sa Amerika. Ang asawa ko, hindi showbiz. Tapos, I have a happy family. Simple lang buhay namin, pero masaya kami. Ano yung simpleng buhay? Simpleng buhay, hindi ako naghangad na pag nag-asawa ka, gusto ko malaki bahay ko, gusto ko milyonaryo asawa ko. Yung ganon. Ang importante sa akin, yung maganda yung pagsasama. Yung mabait, simpleng buhay lang. Basta number one sa akin, maka-Diyos. Kailangan nagsisimba ka. Para sa'yo, ano ang Diyos? Siya ang buhay ko. Wala ako dito kung wala siya. Dedicated ang buhay ko, ang puso ko, everything to our Lord. Na siyang may gawa ng langit at lupa, may gawa sa atin. Yung ganon. Na every minute of the day, talking to Him. Kaya siguro ako, masayahin na tao. It's because hindi ako naghahangad ng marami kang inaambisyon, marami kang hinahangad. No, kung ano yung dumating, kung ano yung bigay ni Lord. Eh doon ako sa Kanya nakatutok. So kung ikaw, tutok ang puso mo sa Kanya, binibigay mo lahat, kinakausap mo siya every minute of the day, He will give you all the blessings and graces. Hindi yaman. Magkatrabaho ka, hindi ka mawawala ng trabaho. You will be happy sa puso. You're always smiling. You love people. Ano ang pinakamatinding blessings na natanggap mo? Marami. Tulad ng? Buhay tayo, masaya tayo, wala masyadong sakit, at saka konting problema. Lord, tulong. Because nakakonect ka lagi. Pag lagi ka nakakonect sa Kanya, ay talaga lahat ng sabi, at saka ginagawa ko talaga ang mga utos niya. Lahat ng nasa Bible, ito pala, ayaw niya ito. Ito pala, dapat ganito, ganito. Gaganda yung buhay mo, gaganda yung personality mo. Mag-glow ang personality mo, ang mukha mo mag-glow. It's because ang Diyos hindi matanda. Lagi siyang maganda ang kalooban. Pag maganda kalooban, it radiates. Kaya ako always naka-smile. Akala ko nga luka-luka ako eh. May mga panahon na minsan dumarating sa ating buhay na nalulungkot, nag-iisa, nag-iisip. Tayo ay napapaloob sa mga problema. Kapag dumating yung sitwasyon na yon, ano po ang inyong ginagawa? Hindi ako nalulungkot. Kung meron problema, pakita ko sa reaction ko. Ganyan lang. Pero, Lord, may kausap na ako. Aming dalawa, usap. Lord, huwag mo akong pabayaan, ha? Puputol ulit tayo! Dinatawag na si Nova Villa. Putol-putol po tayo! Nag-usapan natin tungkol sa Diyos, tungkol sa Kanyang hindi siya nalulungkot. Babalikan natin si Tita Nova sa ibang tagpo naman. Yeah.
Ibang klase talaga ang buhay showbiz, ang buhay artista, kung saan saan napupunta, taping dito, taping doon. At this time, sinunda natin si Nova Villa. Aba, medyo malayo-layo din mula doon sa pinuntahan natin sa Fairview. Andito tayo ngayon sa Centennial Park. Marami pang chika tayong aantabayanan. Kaya dyan lang po kayo. Nako, ano kaya ang masusunod naming kwentuhan? Pero for sure, mag-i-enjoy kayo. Dahil alam naman ninyo, dito sa ating programa, dito sa ating Morley Alinio, ito ang tundo. Kayo ang bida. Kayo ang kachika. Ay, ibang klase talaga tong interviewan na ito. Maluloka ka, mababaliw ka. Iba't ibang eksena, iba't ibang anyo. Eto ngayon, kanina milyonarya, ngayon pulubi na. O, saan tayo natapos? Kanina, hindi kami na nagkatapos doon sa kwento na kapag nalulungkot siya, ano nga ba ginagawa ng isang Nova Villa? Of course, I'm not exempted from problems. Meron din tayo, tao tayo eh. Meron tayong mga problema, ganyan. Sangkap na yan ng ating buhay. Yung masaya, malungkot. But you see, hindi naman ako abnormal. Ano ako talaga, kaya kong lampasan because of my faith. So, stronger ka? I think I am strong because of my faith in God. Na ang lahat ito dadating sa atin, lahat ng mga pagsubok. I read the Bible, I read the lives of the saints. Sa lives of saints pa lang, ang dami nilang libro. Thousands of saints. Doon pa lang, kung babasahin mo mga buhay nila, ay talagang, my gosh, hindi mo kakayanin. Baka nag-suicide ka na sa mga hirap na dinanas nila. Andyan yung pugutan sila ng ulo. Andyan yung sunugin sila. So ngayon, yun ang favorite books ko, the lives of the saints. So when you read lives of saints, tungkol sa kabanalan to eh. Tungkol sa Diyos. When you read these kinds of books, nag-iiba yung pananaw mo. Tao tayo pero I'm not attached sa mundo. Iba na yung level ko. My faith, paniniwala ko, iba na. I'm a Catholic. I go to church. Every Sunday, I attend mass. Almost every day. Kasi my husband, na ano siya, na stroke. Ako yung caregiver. So every day, siya, hindi siya nagsasalta, pero tinuturo niya ang TV. Ibig sabihin, magmimisa. Bedridden na yung husband mo. Bedridden. Ilan taon siyang bedridden? Mga 8 years. Ano ang sakit? Mana-mana, Alzheimer. Gano'ng kahirap ang pinagdadaanan ng isang Nova Villa sa asawang bedridden? Mahirap kasi hinahati ko ang oras ko. Nagtitaping ako, nagsushooting ako. Pagdating ko ng gabi, mga alas dos, ganyan, alauna ng gabi, pagkatanggal ko lahat ng mga costume ko, mga makeup, everything. Ako na mag-take over. And he is bedridden. He's 5'10 and a half. Paralyzed ang kalahati. So I'll be the one sabihin ko na, I'm here. Tapos naiiyak siya gano'n kasi he doesn't talk dahil hindi niya ako nakita the whole day. Pero kahit anong hirap ng katawan niya, anong hirap niya, basta't nandun ako na nagpapatawa sa kanya. Alam mo na, kinukomedy-comedy ko. Hindi ba mahirap ang pinagdadaanan mo? When you're in love, you love what you're doing. You love the person. As I've said, I know I have God with me. He's helping me na at the age of, I'm 77. I'll be 78 on April. Sa edad na ganyan, siyempre, dapat medyo iba na yung pakiramdam mo, no? Kitsakit na yung mga likod. Sometimes, lumalagot ko ang aking spine. Na lalmalambot ka na eh, 80 ka na eh. Pero itinutula ko yan patagilid kasi baka para hindi mag-bedsore. Ang bigat niyan, 5'10 and a half yan. But where do I get my strength? Doon ka magtaka, maliit akong babae. Pero bakit kaya ko siyang ganunin? Dahil sa pag-ibig. Pag-ibig. At tinutulungan ako, ang kas ng Diyos na sa akin. I can feel God's power because I always pray, Lord, help me. Sa edad na ganito, lahat pinagalitan na ako ng mga barkada kong mga senior citizen. Huwag mong gagawin yan. Matanda na tayo. Lalagutok ang butok mo. Lalagutok nga. Sabi kong ganun. Pero, hindi ko kayang tiisin. Para sa'yo, ano ang pag-ibig? Love is beautiful. You give everything. You give yourself. You give your time, your love, your heart. Nagsisilbi ako sa asawa. Ang sakripisyo? Ang sakripisyo is pag-ibig eh. It's not only to my family. I do it also to friends, to fans, to people, to my neighbors. I love the poor. I love the sick. I love the poor souls in purgatory. I offer all my sufferings and sacrifices for the poor souls in purgatory. Hindi na ako nagulat sa iyo na ikaw ay isang Nova Villa in showbiz. Pero pagdating sa bahay, isa kang nurse. Namamalengke, nagluluto. Ikaw ang nag-aalaga. Ikaw lahat. Ordinaryo babae ka? Ordinary. But I'm doing it because of love. Because it's my duty as a human being, as a child of God, to take care of my husband, to take care of the sick. Kahit sino, pwede ko alagaan.
caregiver in short. Pero I'm doing this because I love. So wala ka ng panahon na pumunta sa mga bar, makipag-inuma, mag-socialize? Ah, wala na akong ganun. When I was a teenager, yes. Kasi iba yung grupo mo noon. Pumupunta ako, just pinagbibigyan ko para naman yung mga friends mo hindi kalayuan, hindi manibago sa iyo. Sumampa ka na ba dun sa punto na matured ka na, masasabi bang nandoon ka na sa pwesto mo yun? Hindi ko nga alam yun eh. Kasi ang feeling ko, bata. Ano ako eh? Hindi naman batang isip. Iba yun? Iba yung batang isip. Ano lang ako talaga? Sayahin lang. Sayahin ka lang. Pwede ako sa bata. Pwede ako sa mga seniors. I love to be with seniors. Pag nakakita ko na naka-wheelchair, uy, naba, pinapanood kita. Ah, tumatawa ka naman. Hayaan mo, manood ka lagi, patatawanin kita. Hanggang saan, hanggang kelan, aarte ang isang nobabilia? Pag ayaw na ni Lord, i-assign naman yan eh. Hanggat gusto niya, ganun. Kasi ang tingin ko sa sarili ko, andun pa rin ako eh. Not entirely sa monetary, kundi yung nagbibigay saya, nagbibigay ng lakas ng loob, ng pag-asa. Gaano kahirap ang isang maging artista? Sa umpisa siguro mahirap kung ikaw ay trying hard na maging artista ka. May mga insecurities na matanggap kaya ako. Okay na kaya yung talent ko? May agam-agam. But once meron kang ginawa, it's a gift. Regalo yan eh. Hindi naman yung ipinanganak ka, artista ka. Or maaring hindi natin alam pero nakatakda na ikaw ay maging artista. Ikaw ay itinakda? Pwede. Ito ay destination mo? Pwede. Dahil umabot ako sa ganitong edad. At saka wala akong pelikulang flop. Ang sa akin, what I'm saying is, hindi naman ako ang nagpataas nun, kundi yung mga bida. But, hindi ako nawala. Andun pa rin ako. Nagbigay ako ng portion sa pelikula, sa TV, na nagpasaya sa kanila. At hanggang ngayon, nagpapasaya pa ako. So, ibig sabihin, hindi ako talaga yung mga parang Nora Honor, Vilma, na superstar. Hindi naman. Pero, nandun lang ako. Sabi ko nga, gustong-gusto ko noon mag-artista. And I think ang pag-aartista ko, it became a mission. Hindi lamang para kumita, hindi lamang para maging sikat. No. Lahat tayo, we have a mission. If you're a doctor, if you're an engineer, maging presidente ka, ano, you have a mission. That's why you have to take care of it. Kailangan sa mabuti mo dalhin para magtagal yung mission na yun. At lahat ito, lahat isa-isip mo, hindi mo yan ginawa. Yan ay regalo sa atin ng Panginoon. So, make the most of it. If you're a president, be good as a president. Be good na mayor ka. Be good na barangay captain ka. Because ang Diyos ang nagbigay ng regalong ito sa atin. Matagal mo nang gusto magbarangay captain. Hindi ka pinapansin. Hindi ka nananalo. Suddenly, I'll give you a mission. Then, pag naabot mo yon, kuha mo yon, then be sure you will be a good servant. Kung may second life, gugustuhin mo ba na balikan mo ang nakaraan at maging isang nobabilia ka uli? Ayoko na mag-second life. Nasa langit na ako. Lord, okay na ako dito. Ganon, hindi. Balik ka. Pinaghahandaan mo ba ang kamatayan? Oo. Pinaghahandaan ko ang kabanalan. Because nobody is exempted na kung saan mapupunta. No, all of us are going there. We are children of God. Ginawa niya tayo para makasama tayo lahat sa langit. Napakaganda ng langit. Bakit mo naman i-aim? Babalik na naman ako sa earth. Yun na. Magsasabi, tuha na naman. At ipalpak na naman ako. Eh, ang sabi doon eh, oh, pag bumaba ka, wala ng langit ha. Ginusto mo dyan. Ay, hindi, doon ako. Ang dami pa namin pagchichikahan, ang dami pa namin pagkukwentuhan. Sa second part natin gagawin yan. Dahil ito kasama ko, tinatawag na uli. Tinatawag na naman ako. Maraming salamat sa iyo, Tita Nova. Thank you, darling. Oo. Maraming salamat po sa lahat ng tumututok, nanonood, nakikinig, at sumusuporta ng vlog na ito. Mula sa aking puso, ang pagpapasalamat, hindi lamang dito sa buong Pilipinas, kung hindi sa buong mundo. Ako po si Morley Alinyo, na nagsasabing kapag nabuhay ka sa tundo, mabubuhay ka kahit sa ang panig ng mundo. Yun na yun! Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinyo, ito ang Tundo.